Magandang hapon, Pilipinas, and magandang hapon mga kaloylista sa bayan. Ako pala si Kaloy Roy ng bagonglipunan.com. Kumusta kayo mga kaloys? Siya nga pala, ang ating channel, ang format ng ating live ay tayo po ay nagre-react tapos nag-analyze. Ni-react natin yung mga sources natin galing sa media, pwede rin galing sa bloggers, tapos ina-analyze natin. Tapos, ang ginagawa natin ay nagbibigay tayo ng opinion kung gaano ba kalapit sa katotohanan using probability. Okay? So, yun yung format natin. At parati kong sinasabi sa aking viewers na ang politika po ay puno ng marites. So, nasa sa iyo na yun, okay, kung paano mo i-analyze. May katotohanan kaya? Okay? So, it's up to you. So, yun din ang sinasabi ko sa aking viewers na kayo nang bahala kung maniniwala kayo or sang-ayon kayo sa aking analysis, dahil hindi po tayo nag-fake news dito mga kaloys. Yun parati kong sinasabi sa inyo. Eh, karamihan sa mga dugjut vloggers or yung mga trolls, okay, ng mga pulawan ay nagsasabi nag-fake news tayo. So sabi ko, paano kami mag-fake? Paano ako mag-fake news kung nag-analyze lang ako at nagbibigay lang ako ng opinion? Diba? So it's up to the viewers kung sasang-ayon sila sa aking opinion or sa aking analysis. Diba? Yun lang naman sa atin. Pero ito nga ngayon, itong pag-uusapan natin ay yung expose ni Maharlika na nagparihab daw itong si Bongbong Marcos noong 2020. Yun yung kasagsagan ng COVID. Yung may COVID, diba? Yung magla-lockdown na. So, ang gagawin natin mga kaloys, bibigyan natin ng reaction yung sinabi ni Binibining Maharlika, tapos i-backtrack natin or tingnan natin yung events. Okay, ano nangyari? Malapit ba sa katotohanan yung information na nakuha ni Miss Maharlika? Kasi mga kaloys, si Miss Maharlika ay very important. Okay? Dahil nakahalubilo niya itong si Bongbong Marcos, si Liza, 'di ba? Si Thinking Pinoy at ibabang politiko. Kaya nga masyadong mainit sa mata, okay, or sa BBM administration itong si Maharlika kasi nga naging parang witness siya. Okay? Nagsasabi lang siya kung ano yung nalaman niya. Right? Unlike ako at ikaw na nanonood ngayon, wala naman tayong connection sa kanila. Ang sa atin lang ay ina-analyze natin yung mga galawan ng mga politiko. Yan yung kaya nating gawin. Right? At marami tayong time na nag-bingo tayo. Ibig sabihin nag-bingo, yung analysis natin ay tumama. Right? Yun yung mahalaga. At ang mahalaga rin sa mga viewers ay nag-analyze din po kayo. I mean, iisipin nyo rin. Pwede naman din kayong mag-disagree sa akin. Di ba? Huwag naman siya yung OA yung ano nyo, yung reaction nyo. Kasi nagbabasa ako ng mga comments nyo. Although wala akong time magsulat, di ba? Pero hina-heart ko or nilalike ko. Kasi sa sobrang dami po. Okay? Dami po nagko-comments. Hindi ko kaya. Eh, may work ako, di ba? And nag-aaral pa ako sa aking masteral. So, yun nga. Pasensya nyo kung hindi ako makapagsulat. Right? Sobrang busy lang talaga. So, yun nga. OA sila. Lalo na yung pag-analyze dun sa yung kay Amy Marcos, di ba? Na in-analyze natin kung gaano ba katotoo yung mga nakikita natin sa social media na si Amy ay hindi anak ni Marcos kundi anak ni Mayor Lacson. Eh, mababasa ko yung mga comment, masyadong OA. Kasi tayo dito po ay nagre-react lang, nag-analyze, and it's up to you viewers. Huwag na masyadong OA sa comments, right? Kung hindi kayo mag-agree, di ba? Eh, nasa sa inyo na yun, right? Shoutout pala kay Travel Agent. Sabi ni Travel Agent, unang-una apan bawas ng 4Ps at trabador in need ng trabaho. Why bawas? Diba? Maraming kaganapan talaga mga kalois. Shoutout din kay Melodia Yoshida, kay Sara Vena, kay Ben Pumares, and kay Marga Malaya. Sabi naman ni Ma'am Gemma, okay, from Texas, USA. Yan, parati po siyang nanonood. And marami pong salamat. And kay Luz Lee. Yan, thank you po. Sabi ni Imelda,
Gitya. Ah, Gitya. Jinya. Jinitya. Okay, sorry po. Sabi niya, katotohanan at sa kinabukasan ng bansa natin yan. Sa atin lang mga kalois, di ba ako, Filipino-Canadian na ako, ang ano lang natin dito is nag-react tayo ng mga bagay. Nasa sa inyo na rin yun kung mag-agree kayo or hindi. Right? Ang sa atin is inanalyze natin yung galawan ng mga politiko. Dahil nga, ang gusto natin ay interest ng taong bayan ang mauna. Hindi yung interest ng politiko or interest ng may pangalan. Yan lang yung gusto natin dito mga kalois. Shoutout din from California. Okay, si Aida Busgard. I think foreigner na pangasawa nito kasi mahirap nang basahin yung family name. Sabi ni Janet, definitely no. I don't trust Budul Budul Man, kitten of the North. Ay, yung sagot ni Janet nito, ito yung sa ano natin mga kalois, sa survey. Okay, may katanungan tayo sa ating live survey mga kalois. Ang katanungan natin ay, sagutin niyo po to, nagtitiwala pa ba kayo kay BBM? 85% ang ating viewers, hindi. 15% oo. Bakit mahalagang question ito? Kasi nga, dito sa i-discuss natin mga kalois, may mga ano tayo, mag-analyze tayo ng mga events, okay, ano nangyari, and bigyan natin ng opinion using probability kung gaano kalapit sa katotohanan yung expose ni Maharlika. Yun lang naman, di ba? And yun na, babalikan natin yung live survey question. Nagtitiwala pa ba kayo? Okay? Naging presidente na siya, naibalik na natin. Pero anong ginawa niya? Right? Na-observe niyo naman, so magtitiwala pa ba kayo? Sagutin niyo yung katanungan natin mga kalois. And maraming salamat. Pero bago tayo magtuloy-tuloy mga kalois, huwag niyong kalimutang panoorin ito. Napaka-importante itong previous live discussion natin mga kalois. Ito yung tungkol dun sa Maharlika Investment Fund. Right? Pagkatapos natin na mag-discuss about it, eh, di ba in-advise ko sa inyo na pag dumating yung pension nyo, okay, kasi sa land bank, di ba, i-withdraw nyo. Huwag nyong gawing iiwan yung ano nyo, yung pera nyo sa land bank. Okay? Ilipat nyo sa ibang banko. Kasi nga, ang land bank at saka DBP ay sila yung mag-invest dun sa or sila lang yung maglalagay ng pondo dun sa Maharlika Investment Fund na wala tayong tiwala. Right? Na alam natin na malaki ang probability na mas scam lang ang taong bayan dahil nga walang accountability. Okay? Kung yung investment ay malulugi, walang managot. Diba? So, panoorin ninyo mga kalois, marami pa tayong points dun. And may part 2 ito, kung ano yung mga bank na pwede nyong ilipat. Kasi nga, di ba, yung local banks dyan ay under, ano din na eh, pero matatamaan din sila. Dahil nga, yun sa Bangko Sentral. Right? So, mag-part 2 tayo dyan mga kalois kung saan bank nyo dapat ilipat yung pera nyo. Lalo yung mga savings account nyo. Diba? So, wag nyong i-ano dyan sa land bank at saka DBP for now. Okay? Yun yung ano natin, action. And mga kalois, ito na, simulan na natin. Ito nga. So kung napanood nyo ito mga kalois, ito yung blog ni Miss Maharlika. So ang gagawin ko nila mga kalois, i-post ko okay, sa ating chat box yung link ng ating bigyang reaction okay, na blog ni Miss Maharlika. Ayan, itatype ko mga kalois. Ayan, nakita niya mga kalois. Ayan. So puntahan nyo na lang and then punta kayo sa timestamp 1641. Okay? Tingnan nyo sa ano mga kalois. 16, wait lang ha. I-zoom in natin mga kalois. Ayan. 1641. Diyan nagsimula. So, ang sinabi ni Miss Maharlika dito na ayon sa kaniyang, kasi nga po umuwi sa Pilipinas, diba? So, nakahalubilo niya yung mga close friends din ning Kuting ng Norte. So, may nasasagap siya. Na parang open secret na yung pagpupulboron ng mag-asawa. Tapos, ito na nga, for the first time, kasi nakikinig ako sa vlog ni Maharlika habang nag-work, eh, ito talaga yung pinakamatinding ibinulgar niya na itong si Bongbong Marcos daw ay nagpa-rehab. Okay? Nagpa-rehab sa Spain. So, of all places, bakit sa Spain?
So, mag-research tayo mga kalois. So, dito mga kalois, may nakita ako, bakit sa Spain? Okay, ito. So, why patients prefer luxury rehabs in Spain? Okay, so maraming ano dito mga kalois. Sabi dito, ito talaga, high-end treatment. Okay? At masyadong mahal talaga mga kalois. Ang makaka-afford lang dito ay yung mga mayayaman lang talaga. And yung ayaw malaman ng publiko na nagparehab. Kasi nga kung sa Pilipinas, yung isang politiko magparehab ay talagang lalabas. Sa dami ba naman ng Marites sa Pilipinas, di ba? So lalabas talaga yan. Right? Spain talaga. Why in Spain? Okay? So, ayan mga kalois, ito yung link. Okay, ano ko lang, basahin nyo na lang. Okay, para ma-ano nyo rin kung bakit sa Spain. Tapos, ginoogle ko mga kalois, aside from that pala mga kalois, ito, thousands of patients from all over the world come to Spain. Yan pa lang, di ba? So, bakit sa Spain? Oh, anong palusot ni Bongbong Marcos? Bakit pumunta siya sa Spain that time? Right? So, may babalikan tayong videos mga kalois. Sabi ni Kenneth Villarosa Arceo, ibalik na lang Lodi ang mga street dancing sa mga lugar para maka-income. Lodi ang mga sidewalk vendors at may overtime pay security ang police at military. Well, nasa sa ano na rin yun, di ba? Nasa mayor. Okay. Anyway, ang topic natin dito is yung about dun sa expose ni Miss Maharlika. Pero magkaroon din tayo ng time dyan, mga kalois. Sabi naman ni Zoro, human CCTV sa Pilipinas. Sino nga? Culture na natin. Pero dito nga sa ating pag-vlog sa politika, sabi ko nga sa inyo, whether you like it or not, ang politika din ay puno talaga ng Marites. Pero ang ginagawa natin is nag-react tayo at nag-analyze, right? Sabi ni Laarni Covero, sa dami ng Marites sa Pilipinas, baka pagpasok pa lang ni Kuting sa rehab center, kalat na kaagad. Diba? Yung mga employee ng rehab centers ay alam mo na. Diba? Uy, nandito si ano? Si Kuting? Bakit nandito siya? Alam na this. Diba? So, pupunta talaga sa ibang bansa. Di ba yung mga artista nga pag na juntis ay pumunta sa ibang bansa, di ba, magtago, okay, or mag ano ng mga reasons bakit nandoon siya, di ba, ganon. So ni-research ko mga kalois kung ano yung mga top, kasi curious ako bakit ano ba tong mga luxurious na mga rehab center. So eto mga kalois, ito yung top 3 sa Spain. Ang ganda talaga pero sobrang mahal. At per week, okay, ang rate nila mga kalois. Thousands of dollars talaga to mga kalois. Only the rich can afford, right? So, kung isipin mo mga kalois, syempre Marcos, di ba? Yung can afford talaga siya. The fact na nung 2016, di ba? Although natalo siya, pero maraming friends siya, okay, na tumulong sa kanya. Makakuha ng 66 million para dun, di ba? Ibabayad, okay, sa electoral protest. So, possible, malaki talaga probability na kaya din, can afford talaga. So, ito yung top 3 mga kaloy. So, ito, yung Camino, okay, at saka yung Ibiza Calm Rehabilitation Center. Kung titinan nyo yung mga website mga kaloy, i-ano na lang, pasokan na lang nyo, ang ganda talaga. Okay? Tapos maganda talaga yung ratings and feedback ng mga nandito. Right? So ito, specialize in alcohol, drugs, anxiety, depression. Okay? So kumbaga sa mga mayayaman ay talagang ano talaga to, known talaga. Imagine no, may mga klase-klase pang ano eh, yung mga language na ginagamit, di ba? So, Arabic, di ba? English, French, German, Dutch. So, yun. So, specialized talaga nila yung ganun na services. Di ba? Nung kung gusto mo magparehab, mayaman ka, ayaw mong malaman ng ibang tao na nagparehab ka kasi nga baka hindi ka manalo, di ba? Sa election, punta ka. Okay? So,
I-ano ko na lang din to mga kalois, i-share ko na lang din sa chat box para mabasa niyo rin, okay? So, yun nga. Nung sinabi ni Miss Maharlika na Spain, malaking probability talaga na kung totoo itong nagparehab, okay, si Bongbong Marcos, malaking probability na dito talaga. Okay, isipin niyo lang halimbawa talaga na kailangan niya magparehab. Eh dito talaga. Ito talaga yung napaka the best na place, right? Sabi dito, all over the world come to Spain. Imagine, di ba? Maganda ding negosyo to, right? Sa ng Spain, itong magparehab ng mga drugista sa buong mundo, right? Yan. So, ang next natin ano yung mga kalos, di ba alam natin yung Spain, okay, na malaking probability na doon talaga kung mayaman ka. Okay, so dito naman, ano yung pag mag-rehab ka mga kalois, ano yung makikita mong symptoms? Yung effect, halimbawa, mag-stop ka na mag-take ng droga, ano yung maging reaction ng katawan mo? Kasi nga hahanapin yun ng katawan mo, di ba? So, nandito yun mga kalois, okay? Nandito yung listahan. Okay, may headaches. I mean, zoom in natin mga kalois para makita nyo talaga. Okay? Sa mga dating addict dyan, pwede kayong mag-comment, di ba? Share your experience. Right? Yan, oh. So, dito pa lang mga kalois, okay? Yung may diarrhea ka, di ba? Stomach pains, crampings, nausea. Tama ba yung pag-pronounce mga kalois? Medical ano kasi ito eh. So, yung sudden change in appetite, di ba? So, yun yung tandaan natin ng mga symptoms. Kung nagpaparehab siya. Okay? Kung may taong nagpaparehab, ito yung dadanasin niya. Okay? May headaches, di ba? Manginginig. Okay? Changes in blood pressure. So, ito yung mga kalois. Engineering kasi ako. Ito, medical terms, mga ganon. Anyway, we'll try our best. Okay? Pero ito yun. Okay? Yung pag mag-withdrawal, ano ka. Bakit importante ito mga kalois? Kasi nga, sa susunod natin na titingnan ay itong mga bagay na to. Right? Para ma-analyze natin gaano ba kalapit sa katotohanan yung ibinulgar ni Binibining Maharlika. Magbibingo ba si Maharlika? Ba? Sabi ni Bega Warp, bagong lipunan, pwede bang i-notes o i-jot down natin sa Word o Notepad ang mga tulad nitong mga kasunungalingan nila at pambubudol para meron lang tayong balikan na record ng lies. Mga kalois, sa Sona niya, meron din tayong special episode. Yung parang review, diba? Yung review ng ating mga live discussion, ilan yung nagbingo sa ating live discussion, diba? Ganon. Abangan niyo yan. Sa Sona din yan. Time na mag-Sona si Budul Budul Man. Right? Sabi naman ni Zoro, ngiwi. Okay? Pag-user ka, ngiwi. Di ba diniscussan natin yun? Paano malaman yung isang tao ay drug user? Ano yung mga physical, okay, na makikita mo, okay, na mga simptomas na addict yung tao. Diniscussan natin yan, di ba mga kalois? So, sabi ni Merlin Manny, kaya yung Hey Jude na paborito niyang kantahin ay may meaning pala. Just saying, oh? Balikan natin yan. Right? Sabi ni Ram, ang taong addict kahit anong rehab pa, gumaling man pero sira na talaga ang utak. Hindi na maasa niya. May kikilala akong family friend namin, yung anak niya, ilang beses. Naubos yung pera mga kalois kasi nga during that time, 36,000 or 40,000 yung binabayad niya dun sa rehab center. Local pa yun ha. So naubos talaga yung pera nila. Pabalik-balik. At iba na talaga yung pag-iisip mga kalois. So ito yung mga kalois, okay? So may depression, anxiety, 'di ba? Delusions, mood swings, right? So 'yun yung tatandaan niyo mga kalois ito ha. Okay? So kasi nag-analyze lang tayo, titingnan natin, 'di ba? Magbabalikan tayo. So ito mga kalois, pag mariwana naman, ito talaga weight loss. Okay, mamamayat. Pero dito mga kalois, pag ito yung dadanasin mo, 'di ba? Sudden change in appetite, stomach pains, gaganahan ka bang kumain? Hindi. So, di ba, may diarrhea ka pa. So, papayat ka talaga. Di ba? So, yan yung tandaan natin, mga kalois. So, ito na nga. Balikan natin. Kasi sabi ni Miss Maharlika dito, mga kalois,
na nung 2020 nga, hindi daw, palusot lang daw ni Bongbong Marcos na nagkaroon siya or na-infect siya ng COVID, kundi nagparehab siya. Okay? Yun yung sinabi ni Ms. Marlica na ayon sa kanyang source. Pero bago tayo magtuloy-tuloy mga kalos at balikan natin yung event, if you think na wala na kayong tiwala or nabudol kayo ni Bongbong Marcos, please support this movement, the Let Sara Duterte Lead the Country to End the Budol Administration of BBM. So may mga reasons ako dito. Okay, if agree ka at may dagdag ka, mag-sign kayo. So nasa chat box, okay, naka-pin or tingnan nyo tong dito sa taas, yung ticker natin na gumagalaw-galaw, yan po yung link or sa description ng video na ito. After signing, please do share. Okay, para magkaroon tayo ng maraming signatures dito mga kalays. And maraming salamat. And please don't forget to follow me sa aking Twitter account at Bagong Lipunan 72. Okay? Kasi doon din ako nag-update mga kalays. Alam niyo naman na wala na ang aking Facebook. Okay? Ay dito na ako sa Twitter. Yung personal Facebook. Although nandun pa rin yung page binalik nila. Okay? Ito yun, di ba? Yan. Okay? And maraming salamat mga kalays. Okay, hita na tayo. Dito mga kalois, okay? So, sabi ni Marlica, hindi ito nagka-COVID, kundi nagpa-rehab. So, binalikan natin 3 years ago, kasi 2020 daw. Diba? Nandiyan pa ba kayo mga kalois? Ayan, shoutout for kay Leticia. Okay? Sabi niya, I voted for BBM, pero sising-sisi po ako sa pagboto sa kanya. Nabudol ka po. So, mag-sign ka na po. Okay? Sabi ni Rose, kuting favorite niya ang Beatles dahil Beatles band dahil doon siya nag-aral sa London, kaya ang alam party goers ni si BBM. Diniscuss na ba natin yun mga kalois yung may expose na si BBM daw yung supplier ng isang banda? Bigyan din natin reaction mo. I-review ko lang yung kasi sa dami ng discussion natin mga kalois, i-review ko kung na-discuss na natin to. So yun yung maging part 2 natin. Okay, abangan niyo yan mga kalois. Sabi ni Dennis, pag Mary Jane gamit mo, lalakas ka na mong kumain. Okay? Ano ba yung sinabi? Gana mong kumain, kaya mali yung weight loss. Hindi, siguro yung ano, yung first few days. Okay? Yung sinabi dito. Alam ko yung may kilala ako na nag-start siyang mag-quit ng smoking, pumayat talaga siya. Okay? Pumayat siya, tapos after that, lumobo siya. So, titingnan natin yung part na nagsimula pa lang yung withdrawal, okay? Tapos, babalik naman yan sa normal or mas tataba pa. Pero yung point natin dito is yung period kung saan, okay, halimbawa dito, di ba, 3 years ago, kailan ba yung nagsabi si Bongbong Marcos na may COVID siya. O, dito, di ba? Itong blog, okay, zoom in lang natin mga kalois para malaki. Yan. Okay? So, itong blog number 107, yun yung time na nag-share siya na na-COVID siya. Okay? Kwento niya kung paano yung na-COVID siya, ganun. So, anong date ito? Okay? Pero bago dyan mga kalois, lumabas ito sa balita. Diba? Nauna tong balita na to eh, kasi March 31 to eh. Okay, ang balita. Pero itong ano niya, itong COVID story niya, lumabas April 16 na. Right? So, nakita niyo yung timeline mga kaloy. So, dito muna, ayun, diba? May hawak ko siyang dyaryo kasi nga, may nabalita na na-dedo na daw siya. O na-tegi. Yun yung fake news, diba? So, ito. Yung test result, March 28. Kaya, itong balita, March 31, 2020. Nakafollow kayo mga kalois. Ayan. So dito mga kalois, ang kwento niya is galing siya sa Spain. Bingo. Diba? Spain yung sinabi niya, ano, diba? So sabi niya dito, pagkagaling sa Spain, may ano daw siya, may nararamdaman daw siya na chest pain. Kaya, nung March 14, pumunta siya sa hospital para i-check. Okay?
So, hindi sinabi dito kung kailan siya lumapag from Spain. Okay? Pero ang nakalagay dito, pumunta siya ng March 14 sa hospital para magpa-check up. Tapos, lumabas March 28 yung result na positive siya sa COVID. Tapos, press release March 31. Nag-gets niyo mga kalays? Pero yung vlogging niya, okay? Yung vlogging niya ay dito. Okay? April 16. Okay? 2 weeks. More than 2 weeks. Saka siya nag-vlog about it. So, kung titingnan niyo mga kalays, dito sa ano niya to, sa vlog niya to, sinabi niya na pumunta siya sa Spain dahil daw dun sa relatives niya. Okay? May kinasal or something. May occasion silang pinuntahan. Yun yung sinabi niya kwento dito. Tapos, yun na nga yung experience niya na hindi siya makahinga, blah, 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 blah. Okay, so, ang point natin dito, April 16 siya nag-vlog. Okay, yan yung hitsura niya, tandaan nyo. Okay? March 14 siya pumunta sa hospital. Okay? Ito yun mga kalois. Okay? So, kung babalikan nyo dito mga kalois, yung next niya na vlog, wala kang makitang thumbnail na nagsasalita siya until dito. Okay? Sa vlog 108. Right? Kung titingnan mo dito mga kalois, April 16 na to, dito na ay nag-change yung mukha niya. Parang mas pumapayat siya. Ako mga kalois, nagka-COVID din ako. Mga 5 days talaga ay hindi wala kang ganang kumain. Pumayat talaga ako ng mga 3 kilos. Okay? And then ito na nga, kung mapansin yung mga kalois pag natin titingnan natin yung mga vlog niya, mas lalo siyang pumayat, 'di ba? Ayan oh, itong thumbnail na to, vlog 110, 'di ba? Tapos dito magulat ka. Ayan oh, vlog 111, mas pumapayat siya. Right? Tapos ito yung thumbnail natin, vlog 112, anong month to? Imagine na, March 14, okay? Tumunta siya sa hospital, March 28, lumabas yung result, March 31, nagpa-press release na may COVID siya. April 16, okay, nakapag-vlog na siya. So, ibig sabihin nun, naka-recover na siya kung ano talaga, na-COVID siya. Kasi nga, yung mga na-COVID, alam nila ang experience nila. Ako, after 5 days, pinapabalik na ako sa work. Okay? So, yun. Mas nag-iba yung itsura niya mga kalois, di ba? So, anong date to? Yung vlog 112. Okay? Yan. Yung vlog 112 ay anong araw? May 23. Imagine. Nag-deteriorate siya mga kalois. Supposedly, pag makarecover ka na, tuloy-tuloy na yan eh. Di ba? So, May 23 ito. Okay? Tapos kung titingnan mo mga kalois, okay, nagpakalbo pa siya mga kalois. So hindi pa talaga siya naka-recover. Ang tagal. Right? So hanggang dito mga kalois, tingnan natin yung mukha niya. Okay, anong vlog ba to? Eh? Okay, hanggang vlog 116. So anong araw yan? June. Okay? Yan yung hitsura niya ng June. Tapos, by August, medyo hindi pa rin naka-recover sa original na na itsura. Bago siya nagsinabi lang, COVID. So, hanggang August. So, ilang months yun mga kalois. Diba? April, May, June, July, August. 5 months. COVID recovery na niya. Okay? Yan yung sabi niya. Naniniwala ba kayo mga kalois? Please comment down below. Okay? Naniniwala ba kayo? Okay? Ang point ko dito mga kalois, nagtitiwala ba kayo kay Bongbong Marcos? Diba? Bago siya naging president, ito yung press release, nagka-COVID. Nung naging presidente na, nambudol na. Okay? Nag-iba yung sinabi niya nung naging presidente na siya. Diba? Ang daming mga pangakong napako na talaga. Right? Na hindi daw priority yung constitution, pero nasa Partido Federal siya. Ginamit lang yung Partido Federal. Right? Sabi ni Melba, June this year, no, 2020 po. Okay, lahat yung mga months, 2020, during yung kasagsagan ng
COVID. So dito pa lang mga kalois, magtataka ka na. Talagang bang na-COVID siya? Right? Yan o. Kasi kung ang analysis ko dito mga kalois, okay? Hindi siya pumunta, hindi siya nag hindi siya nag-rehab mismo doon sa rehab centers sa Spain, kundi consultation. Right? So, yan yung analysis ko ha. Pumunta sila sa Spain para mag-consult on how to do yung magpa-rehab, okay? Ano yung syempre i-check ka ng doktor, 'di ba? Kung malala na ba yung addiction mo or whatever. So, syempre magpapa-check up ka muna, okay, bago yung treatment, 'di ba? So, yun na nga, COVID that time. So siguro sa analysis ko, nag-decide na lang sila na doon na lang magpa-rehab sa Pilipinas. Ang importante lang na-check up ng doktor at magsabi ang doktor kung ano yung treatment. Nagets niyo mga kalois? So malaki ang probability kay napalusot lang yung COVID niya, okay? Ayon na rin sa sabi ng source ni Ms. Maharlika. Para syempre hindi magdududa yung tao. Right? Pero yun na nga, pumutok yung sinabi ni Duterte na nagko-coke daw. Okay? Kahit wala siyang sinabing pangalan, masyadong obvious yung clue ni Duterte na si Bongbong Marcos yung tinutukoy niya. Right? So, yun na nga mga kaloy. So, malaki ang probability din base kay Duterte, okay? Base rin sa mga events, base rin sa pag-check natin na malapit sa katotohanan yung sinabi ni Maharlika. And nasa sa inyo na rin yun, base sa inyong analysis, kung maniniwala kayo or hindi. Right? Ang sa atin lang dito, nag-analyze tayo, grupo tayong nag-discuss, okay? Sineshare ko sa inyo kung ano yung mga sources natin, nasa sa inyo na yun, base sa inyong judgment. Pero sa akin nga, magtataka ako, bakit dito, nagbablog na siya, April, tapos nag-deteriorate siya, kung COVID man ito. Okay? So, yun na nga, kung babasihan natin itong symptoms ng nagsimulang mag-rehab ay tumutugma dito. Right? Loss of appetite, 'di ba? Magkaroon ka ng diarrhea kasi nga nag-withdrawal ko So siguro pagbalik nila, okay, from Spain, nagsimula na siya nung sa treatment. Kaya nga, 'di ba, degrading yung ano niya dito, itsura oh. Lalo na to, 'di ba? Parang hindi mo siya mamukhaan, 'di ba? Yan ito. Nagpakalbo pa siya. 'Di ba? So, yun yung nakikita ko mga kalois. Base na rin sa nakikita natin dito, okay? Sabi ni Vega Warp, 500% ako na walang tiwala kay Budul-Budul man. No more Marcos, no more Romualdez. Never again to boodles and liars. Never again. Buti pa ang mag-ama na si Inday at PRD. Kaya plan B is the key, mga kalois. Sabi ni Al-Jazi, maybe nag-take home ng treatment. Yan na nga. Kasi nga, kailangan talagang matingnan ng doktor. Okay, anong condition niya, makarecommend man ng kung anong, paano iti-treat, di ba? Kasi siguro ay matindi na rin yung tama, kaya magpaparehab na rin. Di ba? So, nakapag-recover ba? Sabi ni Paul Domingo, BBM actually looks a lot older than his age. To think Amy looks a lot younger, although she is older than BBM. But of course, there have been medical wonders than with Amy. Actually mga kalois, kung ikaw na tao ay talagang mabisyo, ay talagang mas mabilis yung pagtanda mo. Ako nga, yung mga kaklase ko, kung titinan ko sila, lolong-lolo na talaga. Okay? Kaedad ko sila, pero kasi nga, mabisyo sila. Diba? Alcohol, sigarilyo. Kaya, yung mukha nila ay talagang lolong-lolo. Sobrang layo. Okay? So, yun tandaan yung mga kalais, pag may bisyo talaga kayo. Sabi ni Zoro, yung mga ibang addict, minsan, nagugupit ng sarili ng buhok talaga. So ito na yung mga kalit, nagpapakalbo siya, napagtripan yung buhok nila. Sabi ni Grace, lumaktot. O, sino ba yung mga nurse dito? Okay, yung mga nagtatrabaho dun sa COVID section, di ba, sa hospital. Alam nyo, okay, kung nagsasabi ng totoo, itong si Budul-Budul man. Right? Sabi ni Grace, lumaktot.
Nagka-COVID din ako. Actually, 11 days ako positive. Pero hindi naman ako mukhang na-losyang. Di ba? Nag-gets din ang mga kalois. So, ayan mga kalois, yung aking na-research, aking observation and analysis, and yung opinion ko, okay, na base dun sa nagkalap natin, ay malaki ang probability na totoo yung source ni Miss Marlica. Right? Kasi ito, analyze natin yung videos ni BBM. Right? So mga kaloy, sagutin nyo itong ano, sagutin nyo rin itong katanungan na to para mag-guide kayo. Okay? Kung maniniwala kayo sa ating live discussion o hindi. Kasi ang katanungan natin mga kaloy, nagtitiwala pa ba kayo kay BBM? 84% ng ating viewers, hindi. 16% ay oo. Okay, sa mga hindi nagtitiwala. Okay? Ano yung sa tingin nyo? Okay, yung probability na budol din itong sinasabi ni BBM na nagka-COVID siya. Malaki na, di ba? Kasi wala nakitiwala eh. Kumbaga itong tao na pinagkatiwalaan nyo, na totoo yung mga pinagsasabi niya, eh ngayon, naging presidente na karamihan sa mga sinasabi niya noon, ay hindi na, okay? Hindi na nag... Kumbaga hindi na niya tinupad. So naging budol-budol na siya. Naging ano na siya, scammer. Okay? Sa taong bayan. Right? So, nasa sa inyo na rin yun, mga kalois. Anyway, mga kalois, yeah, nagtatapos ang ating live discussion, okay? Tungkol dito sa expose ni Miss Maharlika. Pero bago tayo magtatapos, mga kalois, ay ipopromote ko muna itong Sendwave kasi malaking tulong ito sa OFWs, lalo na pagparati kayo nagpapadala or every week kayo nagpadala or every day, di ba? Kasi zero transaction fees. So, wala kayong babayaran. And kung baguhan kayo sa Sendwave, gamitin nyo lang yung promo code Bagong Lipunan. One word po siya na Bagong Lipunan para matanggap nyo yung $10 free credit sa unang padala. So ayan, maraming salamat ulit mga kaloy sa inyong time. And sa mga hindi ko na shoutout ay magkakaroon pa tayo ng next topic mga kaloy. Kasi nga kahapon hindi ako napag-vlog mga kaloy. Busy lang. Ayan mga kaloy. So if you like this video, please do share mga kaloy. And kailangan talaga nating magising ang taong bayan para matuloy-tuloy na itong Plan B. Okay? So, enjoy nyo yung weekend yun dyan mga kalois. And I'll see you in few hours. I-prepare ko lang yung next discussion natin mga kalois. Ako pala si Kaloy Roy ng bagonglipunan.com na nagpapaalala sa aking viewers na kung minsan ay nabudol tayo sa pag-ibig, paano na lang sa mga pasaway na politiko. Ayan. See you later mga kalois and maraming salamat ulit.